So, nagbabalik na naman tayo dito ngayon sa fifth tutorial natin, which is ang image link HTML tutorial natin. So, sa image link natin, kailangan nyo lang ng image tags. Sa image tags, kailangan mo ng img. Ayan. So, sa img, kailangan mo rin siya ng href. Href. Source nga pala natin. Ayan. So, sa source natin, wait lang ha. Puntahan muna natin to. Copy lang natin to. Pangalan nito. Tapos, .png. Kasi png yung ginagamit natin. So, self-enclosing tags na lang natin to. Ayan. So, kapag apply natin to or nira natin sa browser, meron tayong palakang, ano dito, palakang image dito na png. So, ayan siya. So, kapag ka naman gusto natin to palitin, halimbawa, yung width nito, may ano lang tayo, lalagyan lang tayo ng width. Tapos, so, pangalan nga pala nito ay attribute. So, ito yung element tags natin. Ito yung attribute, itong src, saka yung width. So, yung attribute natin na width, pwede natin gawin siya na 100 pixel. Saka gumagamit tayo ng pixel at hindi inches. Bakit? Kasi, website yung dine-develop or website yung ginagamit natin. So, sa website, mostly, kapag ganyan, graphics website or website development, pixel talaga yung dapat nyong gamitin. So, sa height, dilan muna natin ano yung height, tapos tingnan lang natin siya. Ayan, so, lumit na yung image natin. So, resizing na rin to ng image natin. So, ganyan lang yung pag-resize ng image. Pwede ka rin magdagdag ng attribute na height. So, kung gusto mo itong gawing 100 pixel din, yan. So, 100 pixel pa rin siya kasi nga, square naman siya. So, yun natin 200. So, distorted na siya, or ano ba tawag dito? So, hindi na maayos. So, yan, 100 lang. Okay. So, sabi ko kanina, or sa nakaraang tutorial, nagigawin natin itong link tags, or link. So, bakit ngayon parang hindi natin na di-link or pagka-clinic ko to, hindi pa rin natin na pupunta sa ibang page. Kasi nga, wala tayong link tags. So, punta tayo dito, saka href attribute, which is ang profile.html. Saka, lagay tayo ng closing tag sa link natin, which is ang a. Ayan. So, kapag niran natin to sa Google, ayan. So, pag niran natin to sa Google, makapapansin nyo, yung browser na, yung cursor natin ay naging pointer na nga siya. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi ito nagkulay blue. Bakit? Hindi naman kasi ito text. Hindi ito siya text. Okay? So, yung text lang yung magbabago yung kulay. Yung image natin, hindi. So, kapag klinik natin to, ayan. Andito na tayo sa may profile.php ay HTML. Tapos, yung home natin, ito, balik na tayo ulit dito. So, ganun lang yung sa may image natin. So, ito nga pala yung image tags natin. Ito yung attribute niya. Ito yung kung saan mo makikita yung, ano, yung file ng image mo. Kailangan na sa same folder siya ng mga, ng index.html mo. So, halimbawa, nandito ka, since automatic directory natin ng image, since hindi ito nakalagay sa ibang folder, halimbawa ito yung mga images folder natin, gawa tayo ng pang images sa folder natin, since itong png image natin nandito lang siya sa labas ng ano images folder natin, so hindi na kailangan na maglagay tayo dito ng images forward slash tapos yung file name natin, since nandun lang siya sa labas. Pero kapag halimbawa, ayan, save natin. Kapag halimbawa, ito, nakalagay ito sa may images natin. Ayan, so andito na siya ngayon sa ilalim ng images folder or nasa loob ng images folder. Ang kailangan lang natin gawin dito para malocate natin siya ay images folder. Kung saan, kung anong pangalan ng folder na yon sa example na to, images, saka yung forward slash. So, gano'n lang yung sa sulat nyo kailangan. So, save na lang natin.
Tapos kapag ganiran natin ulit to sa browser, andyan pa rin siya. Saka clickable pa rin papuntang profile.html. So ganun lang yung about sa image natin. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe para marami ka pang matutunan about sa HTML.